Hello and welcome guys! So bago nga natin umpisahan ang Q&A, ay pag-usapan muna natin etong episode 203 ng Boruto Next Generation, ang bakbakang Sasuke Naruto vs. Jigen. Napakaganda guys, dahil action series. Tapos maganda din yung animation. Parang mas iba nga yung animation dito kumpara doon sa laban ni Delta. Dito nga ay mabilis sila gumalaw, pero detailed yung kanilang mga atake. So nakita nga din natin dito si Konohamaru in action. Hype yung naging palitan nila ng taijutsu. Pinakita dito sa atin kung gaano ka-overpower yung Sukuna-hikuna ability ni Jigen. Sa manga kasi guys, walang motion o kilos. Talagang imagination ang puhunan pag nagbabasa ka ng manga. Kaya di natin ma-picture out kung paano nagagawa itong chakra rods dahil walang kilos. At dito nga sa action series ay kitang-kita talaga na overpower etong Sukuna-hikuna. Kasi nga parang walang trace kung saan nanggaling yung mga chakra rods. Parang bigla na lang nag-a-appear. Bigla na lang tumusok kay Naruto at Konohamaru ganun. Observation ko lang, ang nangyayari pala dito guys parang same sa kamoy ni Obito. Merong storage ng mga chakra rods si Jigen sa ibang dimension. At sa ibang dimension, sobrang liit nito na parang alikabok. Tapos, ika-cast out niya. Pwede niya i-adjust ang laki nito depende sa kung gaano kalaki yung gusto niya. Kaya niya din kontrolin ang mga chakra rods na ito, same sa truth-seeking orb ni Naruto. At di nga lang simpleng chakra rods to, kasi umaabsorb ito ng chakra. Kung normal na ninja lang, pag tinamaan nito, talagang di na makakagalaw dahil na nga din sa hinihigop nito yung chakra sa katawan ng target na dahilan ng panghihina at pagkaubos ng chakra. Nakawala nga si Naruto dito sa mga chakra rods dahil na din sa tulong ni Kurama. So good job Kurama! Kaso masasaksihan na din natin etong pagkamatay ni Kurama or yung pagkawala niya at malapit na talaga yan. Well, alam naman natin na mawawala din etong si Kurama. By the way, back tayo sa laban ni Jigen at Naruto. So dito nga guys, tumubo na yung sungay ni Kawaki. Ito yung sinasabi nila na malapit na talagang maging ganap na Otsutsuki sina Boruto at Kawaki. At dito nga, nagumpisa ulit magbakbakan si Naruto at Jigen. Talagang dihato si Naruto, alam natin yan mga boy. Pero yung palitan nila ng atake ay almost the same lang pag taijutsu. Pero di pa pinapakita ni Jigen yung full power niya, ang 100%ng lakas niya. At dito nga, sa time na i-unleash na sana ni Jigen ang pulang energy ball na to, meron akong napansin kay Kashin Koji. Dito siya guys, sa loob ng palakang to. Ang napansin ko dito kay Kashin Koji ay parang ready siya tumulong kay Naruto that time. Kasi nga, nag-wave na siya dito ng jutsu sign. Di ko kasi nagawa ang chapter review na to. Pero nabasa ko na to guys. Kaso nga lang, mas naiintindihan ko dito sa action series. Well, sana nga lang tumulong si Kashin Koji dyan at nasama siya sa space-time ninjutsu ni Jigen. Pag nagkataon, 3 versus 1 ang mangyayari at 90% chance na matalo nila si Jigen. Sana nga ganyan. By the way, after nga nito ay napunta sa ibang dimension si Naruto kasama si Jigen. At mabuti nga lang na trace ni Sasuke ang chakra ni Naruto. Sa mga susunod na episode guys, laban ng Jigen versus Naruto Sasuke yung masasaksihan natin. Kaya abang lang guys. Sa Facebook nga pala guys, updated ang episode ng Boruto. So, search nyo na lang sa Facebook. At dito na nga tayo sa Q&A. So, unang tanong nga na nakita ko ay galing kay Cyrus Salas. Ang tanong niya, maa-unlock po ba ni Sarada ang Rinnegan sa time skip? Ang sagot ko dito guys ay hindi. Kung babalikan natin, di ba na-unlock ni Madara ang Rinnegan dahil meron siyang cells ni Hashirama na nakuha niya during laban nila. Kinultivate niya ito at sinama sa cells niya, kaya na-unlock niya ang Rinnegan. Kay Sarada naman, dapat meron muna siyang Hashirama cells bago niya ma-unlock ito. So possible na ma-unlock niya ang Rinnegan dahil meron Hashirama cells sa Konoha. Pero para sa akin, hindi niya ma-unlock o hindi yan gagawin ni Kishimoto kay Sarada.
Pwede kasing masira yung image ng character ni Sarada pag ganyan. Imagine guys, hindi pwedeng i-deactivate ang Rinnegan pag na-unlock na ito. Ano na lang yung magiging appearance ni Sarada niyan? At ang pangalawang tanong nga ay mula kay Jairo Gaming. So tanong niya dito, bakit mahina si Urashiki? Well, isa din to sa napansin ko guys. Pero may konting idea ako bakit ganyan. Alam naman natin na merong ranking ang mga Otsutsuki. At pag sinabi kasi na Otsutsuki, eh talagang malakas. Pero natalo lang ni Jiraiya, Naruto na bata, at Boruto, etong si Urashiki sa final form niya. So bakit ganon? Final form tapos ganon lang? Yung naisip ko dito guys ay dinagdag lang ni Kishimoto si Urashiki pampahype sa series. At wala na nga din sigurong time si Kishimoto kung gagawin pa niyang overpower si Urashiki same kay Momoshiki na kailangan si Naruto at Sasuke ulit yung kailangan lumaban at tumalo dito. Eh di sa kanila naman ulit yung highlights. Tapos Boruto ang title, so pangit pag ganon. At syempre, para ma-highlight ni Kishimoto yung karakter ni Boruto, eh kailangan niya makatalo ng kalabang malakas. At eto na nga si Urashiki. Kaso nga lang, nagbigay ng question mark sa atin to mga boy. Kasi nga, dahil bakit mahina etong si Urashiki? Basta ang sagot ko dyan ay sinadya ni Kishimoto yan. At ang panghuli at pangatlong tanong ay mula kay Maiko Concepcion. So tanong niya, sino daw yung mga magiging overpower after time skip? So obviously guys, ang nakita ko dito na magiging overpower ay ang Team 7. Sina Mitsuki, Sarada, Boruto at Kawaki. Sa latest manga chapter kasi, sila yung magkakasama lagi at nagtitraining. Isa pa, main character sila dito. At sobrang laki ng possibility talaga na maging overpower sila. For example nga si Sarada, isa siyang Uchiha. At alam natin na isa ang Uchiha clan sa pinakamalakas na clan sa mundo ng Naruto. Like Madara, Itachi at Sasuke. Tapos pagpalagay natin na meron siyang mitotic regeneration ganern. Si Mitsuki naman sa early episode pa lang nakitaan na ng potential maging overpower character dahil sa Sage Mode at ama niya si Orochimaru. Si Boruto naman ay halata na dahil siya yung main protagonist dito sa kwento ng Boruto Next Generation. Siya yung lalaban dito kay Kawaki, isa din sa magiging overpower character. Pareha silang vessel at parehang lalakas na almost same or mas malakas pa sa isang Otsutsuki. Isa din sa mga bonus character na nakitaan ko na magiging overpower ay si Shinki. Isa din kasi si Shinki sa naka-experience kung gaano kalakas kalabanin ang isang Otsutsuki clan member. Yung kaganapan at experience na yon ay tatatak sa isipan niya na kailangan niya pa mas lumakas. Magti-training din etong si Shinki, opinion ko lang. Maybe after time skip, makakatulong din siya sa mga labanan. Less bonus characters si Rock Lee at Metal Lee. Maaring makita naman natin ulit ang 8 gates. Or maybe, mas pina-improve pa ni Rock Lee ang 8 gates. Depende na lang yan sa galawan ni Kishimoto. And that's it nga guys para sa ating Q&A at episode review. Kung nagustuhan mo man ang video nito guys, ay i-click nyo na yung like button. At mag-subscribe na din kayo para lagi kayong updated sa mga bago nating upload na videos. Yung ibang question ay sasagutin ko sa mga iba pa nating mga videos guys, kaya abang lang. And bago nga natin tapusin ang video na ito guys, ay may mga pa-shoutout muna tayo mga Lodi. So shoutout sa kanila.